Napag-usapan na po natin ano yung ibig sabihin ng social action apostolate ng simbahan o social action ministry. Yan po ay mahalagang gawain ng simbahan. Ang simbahan hindi lang po gumagawa ng worship activities, hindi lang po gumagawa ng formation activities, ang simbahan ay gumagawa din ng charitable activities. At yan po ay bahagi ng social action ng simbahan, charity and justice. But how can we sustain our work for the social apostolate of the church? Evangelization means contributing to improving the living conditions of people in countries most affected by problems of poverty, malnutrition, especially among children, disease, lack of healthcare, and educational services. This too is part of the mission of the church. That's why the church, when he comes into a particular place, the church sets up schools in order to bring education to the people. Because the best way to improve the people is to educate them. The church builds up hospitals, builds up also asilos or orphanages to help the poor, the sick, and the orphaned. The church sets up feeding centers, health centers, to help people because this is part of evangelization to improve the lives of the people, lalong-lalo na po yung mga mahihirap, yung mga naiiwanan no, ng lipunan. So bahagi po yan. At yan po yung gawain ng social action ng simbahan. Ignoring the temporal problems of humanity would mean forgetting the gospel lesson of love for our suffering and needy brothers. Hindi po tayo maging spiritual lang. Kasi may mga temporal problems, problems sa buhay ng maraming mga tao. Kung hindi po natin matutugunan yan, paano natin masasabing mahal natin ang Diyos na hindi natin minamahal ang ating kapwa? At ang social action po, activities ng simbahan, ay may iba't ibang mga forms. It can be activities to alleviate poverty and suffering. Kaya mayroon po tayong feeding program, mayroon po tayong mga pagbibigay ng kapital, pagtuturo ng mga tao sa kanilang livelihood, mayroon po tayong mga pagtulong sa mga farmers ng mga new technologies, organic technologies, para po sa kanilang farming. So this can be various activities to help the poor and the suffering. Social action also takes forms of development works. Nadidevelop ang mga farms. Mayroon po tayong mga gawain sa pagtulong sa mga pag-organize ng cooperative development works. O kaya sinabi natin yung organic farming, urban farming, o kaya pagbibigay ng kapital, konting puhunan. So development works. At mayroon din po tayong engagement for justice. Kaya paninindigan sa mga naaapi, mga victims ng extrajudicial killings, at engagement din po for integrity of creation, justice to creation, na magpropromote ng solid waste management, no, sisita sa mga sumisira sa kalikasan tulad ng mining, tulad ng logging, tulad ng illegal fishing. So yan po'y gawain ng social action apostolate natin. Pero mag-ingat po tayo. Maraming pwedeng gawin. Pero mayroon po tayong tinatawag ng activism, na madaling mahulog sa activism, activity ng activity lang. So, maraming mga ginagawa, pero after some time,
yung mga activities hindi na susustain. Madaling magsimula, hindi na susustain. Madaling manindigan para sa mga manggagawa. But after some time, napagod na rin tayo. Na-burnt out na tayo, hindi na sustain. Kaya may mga burnt out din sa mga tao, lalong-lalo na sa mga involved dito. Hindi naman nakikinig ang obispo, hindi naman nakikisa ang mga parish priest, no, nare-red tag pa sa kanilang ginagawa sa pagtulong sa mga mahirap, no, na parang walang fund, no, at na nani-discourage, hindi nagko-cooperate yung mga urban poor, hindi nagko-cooperate yung mga magsasaka, no. So madaling ma-burnt out din ang mga ministers. Isa rin po ay maraming mga tao ay naa-antagonize. Kasi nagsasalita tayo. Kapag nagsasalita tayo para sa karapatan ng mga manggagawa, baka ma-antagonize yung mga managers ng mga companies. Kapag nagsasalita tayo sa pang-aapi sa mga mahihirap, baka ma-antagonize ang mga politicians, ang mga pulis na ginagamit ng mga politiko. So, many times, people are antagonized. Malaking oposisyon. At dahil dyan, kuminsan, ang mga resulta ay kokonte. At kung may resulta man, very external ang result. Walang lalim. Gumagawa lamang ang mga tao kasi nandiyan yung organizer. Kapag nawala ng organizer, nawala na rin. Maganda ang takbo ng kooperatiba kasi nandyan si Father. Nawala na si Father, bumagsak ang kooperatiba. Hindi na nakikisa o nagnakawana ng pera ng kooperatiba. So, yan po yung problema ng activism. Hindi na susustain, madaling ma-burnt out, may mga taong kumokontra, no, na-antagonize, at kuminsan, ang resulta ay hindi malalim. Kaya maraming nadi-discourage. Maraming hindi na nagpapatuloy. Pero kailangan po nating palakasin ang inner resources ng minister. At napapalakas yung inner resources na yan sa pamagitan ng spirituality. And when we speak about spirituality, we speak about the core values. We speak about the motivations of people. Kaya sa pag-form natin ng mga ministers, hindi lang po i-form na marunong siya mag-report, marunong siya mag-document, alam niya paano gumawa ng report sa mga pulis o kaya ng report sa mga funding agencies. Pero kailangan din po ang kanyang spirituality ipangalagaan. Mahalaga po yung spirituality. Kasi kung mataas at malalim ang motivation, kahit na po may kahirapan, ipagpapatuloyan. Motivation gives meaning to what we are doing. Kapag motivated ang tao, meaningful ang kanyang ginagawa. Pero kung wala pong motivation, baka nandiyan lang siya kasi nandiyan yung kaibigan. Nandiyan lang siya kasi may nakukuha siya. Nandiyan lang siya kasi masaya siya. Pero kapag yan lang, mababang motivation, madali po tayong mawala ng direksyon. With motivation, there is direction in what is being done. Na may patutunguhan tayo. Kasi maliwanag sa atin, no, ang ating motivation. Kaya mahalaga po yun sa ating mga ginagawa. And it is the task of spirituality to identify the motivation, to purify the motivation. Baka may motivation nga, ngunit mababaw. Kaibigan lang. Motivation kasi sikat siya. Motivation kasi napapansin siya. Mababaw. Palalimin pa. And deepen the motivation. At iyan po yung task ng spirituality. You have to identify. Ano ba yung motivation ko? Ba't ko ba ito ginagawa?
to purify, baka kailangan ko pang linisin, dalisayin ang motivation ko, baka mababaw, and to deepen the motivation. Kaya I will present three possible motivations para sa ating spirituality when we are engaged in social action activities, the social action apostolate. Ang isa po ay the spirituality of the five fingers. Five fingers. Ano itong five fingers? You do it for me. Yan po ay inspired ng talinhaga ni Jesus in Matthew 25, the last judgment, that the Lord will bring people under Him, put to the left and put to the right. At sasabihin sa mga nasa kaliwa, ako'y nagutom, hindi nyo pinakain, ako'y nauhaw, hindi nyo pinainom. At magtatanong sila, hindi naman namin kayo nakita na uhaw, nagutom. Sabi ni Jesus, whatever you do to the least, you do it to me. Ganun din sa kanan. Ako ay may sakit, dinalaw nyo. Ako'y nasa bilangguan, tinulungan nyo. Hindi naman namin kayo nakita may sakit o nasa bilangguan. Whatever you do to the least, you do it for me. You do it for me. Kanino pa natin ginagawa ang ating ginagawa? Ano bang motivation natin sa pagtulong sa mga magsasaka? Motivation natin sa pagtulong sa mga maralitang tagalunsod. Kung para lang sa kanila, medyo mababaw. Kung hindi sila sumunod, kung sila ay mag-tridor sa'yo, masasaktan tayo. Pero kung ginagawa natin yan para kay Jesus, para sa Kanya, no, kahit na konti lang ang result, pero ginagawa natin kay Jesus, sinasamba natin siya. Kikilalanin ni Jesus yan. At kung ginagawa natin yan para kay Jesus, we take great care not only on what we do, but on how we do our activities and our attitude towards the people we are ministering to. So, hindi lang sa ginagawa. Paano nyo ginagawa? Pwede naman tayong magbigay ng tulong sa mga humihirap. Itapon nyo lang yung mga relief goods. Bahala na sila. O pwede nyo namang sabihin, ito po para sa inyo. Pagpalain ka ng Panginoon. No, na may contact ba sa kanila? May eye contact. Pero kung alam natin, ito binibigay natin kay Jesus. Si Jesus ba ay basta lang bigyan ng cheque, tapos-tapos na? O kakamustahin natin siya? Ano bang attitude natin sa mga mahirap, kahit na makulit sila? Attitude ba natin ay paggalit, sigawan, kasi hindi nila alam ka na ginagawa? O may pag-unawa? Pero kung alam natin ang ating motivation, you do it for me, para kay Jesus. May pasyensya tayo. Kaya mahalaga po ang ating motivation. Nalima natin yan, pag-isipan natin. Ito ba yung maaaring maging motivation natin? Kaya sa ganito, we give them help and subsidium, tulong, so that they can come to the point that they drink from their own wells. In a way, they come to the point that they can stand up on their own feet. Hindi natin sila tinutulungan kasi masarap ang damdamin na tumutulong. Totoo, masarap ang damdamin na tumutulong. Pero if year in and year out, tagabigay lang tayo at hindi sila matutong tumayo sa kanilang sarili, hindi talaga sila natulungan. Kaya kung ginagawa natin kay Jesus yan, gusto nating makatulong sa tunay na paraan na makatayo sila. Yan po yung subsidiarity. Tulad po yun ang pagpalaki ng anak. Sa simula, kailangan mong ibigay ang lahat para sa kanya. Sa pag-aaral niya, kailangan mo siyang suportahan.
Pero kapag natapos ng pag-aaral niya at sumasandal pa rin siya sa iyo, hindi mo talaga siya natulungan. Dapat makatayo na siya sa kanyang sarili. Nagawa mo na iyong responsibilidad. Ganun din po ang pagtulong natin sa mga mahirap. Kaya the gospel of the five fingers is a great motivation to live the teachings on human dignity. May dignidad yung tao. Kaya tinutulungan natin siya nang may malasakit. Naginagalang ang kanyang dignidad. Nang may pagmamahal, kaya sinasabi natin, tenderness station. Tenderness station. Na may solidarity, nakikisa tayo sa kanya. Pero at the same time, may subsidiarity. Natutulungan natin siya upang makatayo siya sa kanyang sarili. Kasi ginagawa natin to para kay Jesus. So ginagalang natin ang kanilang karangalan, dignidad, nakikisa tayo sa kanilang pangangailangan, at tinutulungan natin sila upang sila'y makatayo sa kanilang paa. Isa pa pong spirituality na makakatulong sa atin, ang spirituality of stewardship. Na tayong lahat ay mga katiwala lamang. Katiwala ng ating buhay, katiwala ng ating talents, katiwala ng ating ari-arian, katiwala ng ating bokasyon, no, katiwala ng ating mga pagkakataon, kaya tayo mga katiwala lamang. And this is because we are creatures. At ganun nga, ang lahat ay biyaya ng Diyos. At lalong-lalo tayo mga tao, pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang mundo, na siya ang may-ari. So kinikilala natin yan. We are stewards. And because we are stewards, we appreciate what we are given. Hindi tayo demanding. Hindi naman tayong may-ari. So we appreciate our life. We appreciate our talents. And we appreciate our own vocation. Not only appreciate, but appreciate with awe na may pagkamangha ang ganda ng mundo na pinagkatiwala sa atin. Ang ganda ng regalo ng Diyos, ng kalikasan na ibinigay sa atin. So mayroon po tayong appreciation. At dahil sa may appreciation tayo na may pagkamangha, tayo'y grateful. Salamat sa buhay ko. Salamat sa talents ko. Salamat sa simbahan. Salamat sa pananampalataya. Salamat sa kalikasan. We are grateful. And because we are grateful, then we can trust God. Ang Diyos na nagbigay nito ay maaasahan. No? Kaya hindi na ako nangangamba, ako'y pabayaan. So sunod-sunod yan. Our identity as steward makes us appreciate the gifts that are given to us, pinikatiwala sa atin. Because of that, we are grateful. Because of our gratitude at the goodness of God, we trust Him all the more. And because of that, we love. Marunong tayo mag-share. Nakaka-share ako kasi alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Naging generous ako sa pagtulong din sa iba. Kasi alam ko, galing naman yan sa Diyos. So bahagi din yan ng ating stewardship. So yan po yung mga virtues naman dito sa stewardship. No, our identity, know who we are, that we are really stewards. Bahagi din dyan ay ang ating sense of appreciation and awe at what has been given to us. Because of that, we are grateful. Nagpapasalamat tayo sa biyayang ito. And because of that, we trust Him. And because of that, we are generous. We are able to love. Sinabi po sa atin ng Catholic social teaching, as stewards, we are not the owners, but we have both responsibility and authority
which we should exercise with reference to the will of the owner, who is the Creator Himself. Hindi po tayo ang may-ari. Katiwala lang tayo. Ngunit, binigyan tayo ng pananagutan. Ipinagkatiwala sa atin. Pamamahalaan natin ito. Pero sa ating pamamahala ng mga ibinigay sa atin, isinasanggunin natin sa may-ari. Diyos ko, ano bang gusto mo sa buhay ko? Panginoon, how do I spend my time now that is pleasing to you? Lord, what will I do with my own talents? Tama ba na mag-serve ako dito? Tama ba na mag-donate ako nito? So, isisanggunin natin sa talagang may-ari kasi katiwala lamang tayo. So, we have to have a great sense of appreciation at what has been entrusted to us. At yan po'y buhay natin, capabilities natin, opportunities natin, the rest of the created world, our own faith. Yan po'y binigay sa atin ng may-ari na pamahalaan natin ang mabuti. And being a steward with the sense of gratitude to what has been given to us. Kung grateful tayo, hindi tayo nagiging sakim. Kasi iyan ay isang biyaya na binigay sa atin. And because we are grateful, we can trust God all the more. And we do not worry. Kasi ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay maaasahan. Marami na siyang ibinigay sa atin. Hindi na ko pababayaan. And because we trust God, we can be generous. And our generosity is a very concrete expression of our love. We love God by sharing with others the gifts of God that He has entrusted to our hands. Kaya nakikita natin na ang biyaya ay galing sa Diyos. Daluyan lang ako ng kanyang biyaya. Kamay lang ako upang maibigay ang biyaya sa iba. Kasi hindi lang yan para sa akin. Nakikita po natin na ang isang dahilan ng kaguluhan sa mundo, pagkasira ng mundo, ay nawala na ang sense of stewardship. Naakala natin tayo ang may-ari. Makikita po natin yan sa pagkasira sa kalikasan. Hindi natin isinasangguni sa may-ari. Gusto lang natin makakuha ng pera sa kalikasan. Kaya pinapatay ang mga isda, sinisira ang pagmimina, no, pinuputol ang mga puno, no, dinudumihan ang mga karagatan, para lang para sa atin. Lack of the sense of stewardship. Ganun din po nangyari sa politika natin. Mga politiko na kanila na akin yung Pasay, no, akin yung Laguna, akin yung Ilocos, pamilya na lang namin palagi. Kaya may political dynasties tayo. Inaangkin na natin. Pati yung mga posisyon, presidente yata ako, senator yata ako, general yata ako. At siya ang masusunod. Hindi nga sinasangguni sa mga taong bumoto sa kanya. So, yan yung problema din. Ganun din yan sa atin. Bakit ka, sinayang mo yung oras mo, ngayon pa yung pandemic, anong ginawa the whole time? Nanood ka lang ng Netflix? Naglaro ka lang ng video game? Hindi ba yung oras mo ay para sa Panginoon? Para rin sa kapwa mo? Hindi lang para sa iyan. O para sa ating mga ari-arian, ang hirap magbigay ng 10%. Akin yan eh. Ay hindi naman iyo yan eh. Galing sa Diyos yan eh. Ayaw ba mag-share sa iba? So marami pong problema natin is the lack of the sense of stewardship. Kaya kung tayo ay may spirituality of stewardship, generous tayo sa pagbigay ng ating panahon. Generous tayo sa pagbigay ng ating oras, ng ating talents. Kasi galing naman sa Diyos. Ibinabalik ko lang sa Kanya.
bilang pasasalamat ko sa kanya. At pangatlo po na spirituality is a spirituality of the incarnation. Incarnation, paging karne ng Diyos. At yan po yung ginawa ng second person of the Trinity. He became flesh. Naging karne siya. Naging tulad siya natin. Mula sa langit, bumaba siya. Nakiisa siya sa ating kalagayan. Yan po yung incarnation. Kaya day to day sa ating social action activities, kailangan natin ng incarnation. Bumaba din tayo sa mga tao. Ang tawag naman natin dyan ay immersion or exposure. I-expose naman natin ang ating sarili sa kanilang kalagayan. We immerse ourselves in the reality of the people para makita natin ang kanilang punto de vista. Ang punto de vista natin kung saan tayo nakatayo. Kung ako'y mayaman, ang aking punto de vista ay punto de vista ng mayaman. Doon ko nakikita yung mundo. Kung ako'y religious, kung ako'y pare, ang punto de vista ko ay sa aking paging pare, sa aking simbahan. Doon ako nakatayo. O kung nakapag-aral, punto de vista ko ay nandoon. Pero upang makita din natin ang pananaw ng iba, bumaba tayo. Punto de vista ng isang bata. Punto de vista ng isang magsasaka, ng isang manggagawa. Kailangan tayo bumaba sa kanilang kalagayan. Yan ginawa ng Diyos. Hindi niya tayo nakita bilang Diyos. Naging tao siya para makita niya ang ating kalagayan. Yan po yung spirituality of the incarnation. In order to do that, the Son of God emptied himself. Self-emptying. Tinanggal niya ang pagka-Diyos niya. Hindi niya talaga tinanggal. Pero hindi niya pinanghawakan ang kapanging Diyos. Hindi siya bumaba dito bilang Diyos. Bumaba siya dito bilang tao. Diyos pa din siya. Pero hindi niya pinairal yon. Ang kanyang pinaglipaging tao. He emptied himself. Ganun din, kung tayo expose o emerge sa mga tao, makinig lamang tayo sa kanila. Makipamuhay tayo sa kanila. Kainin natin ang kinakain nila. Observe lang tayo, makiisa tayo sa kanilang kalagayan. Hindi tayo bumaba sa kanila para sermonan sila. Danasin natin ang buhay ayon sa kanilang pananaw. Yan po yung spirituality of the incarnation. So we trust that although they may not be as educated and cultured as we are, they have another way of looking at their own situation. And they have the wisdom born out of experience about life, their life. And their life is at stake, kaya hindi sila pabaya. Kung ganitong pananaw, hindi po natin sila mababansagan ang mga mahihirap ay tamad. Ako po'y nakatira sa Tondo. Ang dami pong mga mahihirap doon. At makikita ko, hindi natin masasabing tamad sila. Ang dami dyan buong araw ay nagkakarga ng mga gamit doon. Magdamag, nagkakarga ng mga gamit. Makano naman nakukuha nila? Buong araw, nagbebenta no, ng sigirilyo o nagbebenta ng bulaklak. Hindi tama dyan. And trying to cope up. Kung ako siguro maging tulad nila, surrender na ako kagad. But they are survivors in their own way. Kaya tingnan po natin. Huwag nating sabihin na yung mga gawang nag-i-strike ay nanggugulo lang yan, komunista lang yan. Makitira tayo sa mga manggagawa na nag-i-strike at makikita natin mga kwento nila. Nawala na silang sweldo, nawawala silang trabaho, pero tinataya nila ito kasi may pinanindigan sila. Pumunta tayo sa mga katutubo.
huwag nating sabihin na sila'y pabaya. Because they managed to survive on the mountains. Kung ako'y doon makatira, hindi ako magsusurvive. Alam nila ano yung mga halamang gamot. Ano yung mga halaman na pwedeng kainin. Paano manghuli ng isda? Paano manghuli ng baboy damo? Paano magtayo ng kanilang bahay sa masagubat na hindi ko magagawa? Kaya we have to see it from their point of view in order to understand them better. Yan po yung spirituality of the incarnation. So immersion will not only make us know the situation of the people, that it will also question many of our long-held beliefs tungkol sa kanila. Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng social action work na nasa opisina lamang tayo, na nagbabasa ng report. Kailangan tayo bumaba, lumublob sa kalagayan ng mga tao para natin sila maintindihan. Kailangan tayo makinig, makipamuhay sa kanila. At makikita natin na may wisdom din sila. So yung mga akala natin, tamang pananaw natin, kailangan sigurong baguhin din. Kung tayo nakisama sa kanila. So incarnation, kenosis, solidarity, empowerment, all of this come together. Dahil sa nakipag-incarnate ka, kailangan mong bitawan muna ang iyong mga pananaw, ang iyong kaugalian. Kailangan mong makiisa sa kanila. At sa pakikiisa sa kanila na i-empower yung mga tao. Nung ako'y nasa Palawan, madalas ako matulog sa mga bahay ng mga tao kasi malalayo yung pagmimisahan. Hindi ako makakabalik sa sentro. Natulog ako sa kanila at walang nagreklamo. Wala kaming makain, natulog ka pa sa amin. Tuwang-tuwa sila. Ano mang mayroon sila, yan lang ang kinakain ko. At hanggang ngayon, ang mga tao ay nagsasabi, natulog dito sa amin si Father. Doon siya natulog. Nakiisa siya sa amin. Hindi sila nabigatan. Kaya you empower them by being with them. So hanapan po natin na pagkakataon na bumaba sa kanilang kalagayan. Alam niyo po sa simbahan, mayroon tayong isang bagay na wala ang DSWD. Baka mas maraming pera ang DSWD. Mayroon tayong isang bagay na wala ang mga NGOs. Baka maraming expertise ang mga NGOs. Anong isang bagay na yan? Mayroon tayong spirituality. Nawala sila. Baka may funding sila, baka may pera sila, baka may kaalaman sila, may technology sila, pero wala silang spirituality. Kaya sa ating pong pagsusustain ng ating social action activities, sana palakasin din natin ang spirituality. Kung action lang tayo, mahuhulog tayo sa activism, madali tayong ma-discourage. Pero ginagawa natin to because of faith, because of love. Kaya may mga values tayo na ibinibigay ng mga spirituality ngayon. Tandaan po natin, spirituality of the five fingers. Kanino natin ginagawa ang ginagawa natin? Spirituality of stewardship. Hindi ako ang may-ari. Ibinabalik ko lang sa Diyos ang pinagkaloob niya sa akin. Steward lang ako. Spirituality of the incarnation. Tingnan ko ang kalagayan nila sa kanilang punto de vista. Kilalanin ko ang tinutulungan ko. At talaga makakatulong ako sa kanila. Magtatapos po tayo sa pamamagitan ng isang passage sa Bible na napakahalaga.
James chapter 1, verse 27. Sinabi po ni Santiago, religion that is pure and undefiled before God and the Father is this, to care for orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained by the world. Simple lang po. Religion that is pure and undefiled. Talagang authentic religion. Hindi sinabi dito na maganda yung misa. Hindi sinabi na magaling yung homily. Na magaling yung Bible study. Na maganda yung simbahan, malaki yung simbahan. But authentic religion is to care for orphans and widows in their affliction. Yung mga orphans tsaka mga widows, sila po yung mga kumakatawan sa mga nasa laylayan ng lipunan, sa mga dukha, sa walang maaasahan, sa madaling apihin, kasi wala namang magtatanggol sa kanila. Sino man ang magtatanggol sa mga orphans? Wala naman silang mga magulang. Sino magtatanggol sa mga widows? Wala naman silang asawa. Kaya in their affliction is to care for them. Ito po yung tunay na relihiyon. Kakaiba sa ating pananaw. Because many times when we speak about religion, we look at the big cathedrals, the beautiful churches, the beautiful ceremonies that we do in our worship, the beautiful talks that we've heard. Ito pala. Kaya dito natin na isa sa buhay ang ating social action activities. And to keep oneself unstained by the world. Huwag tayong madumihan ng mundo. At kailangan po natin dito ng spirituality. Na ipagpapatuloy ang ating gawain, huwag tayong ma-discourage, huwag tayong ma-burnt out, at huwag tayong magpadala sa gawain ng mundo. Kasi kahit na sa pagtulong sa mga mahihirap, marami ding korupsyon. Maaring gamitin natin ang mga mahihirap para magkaroon tayo ng kabuhayan. Maari tayong magsinungaling sa ating pagtulong sa mga mahirap. Marami po'y dinadahilan ang mga mahirap. Pati na si Judas, dinahilan ang mahirap. Ba't sinayang, no, yung perfume na ginamit kay Jesus na pwede naman ibigay sa mga mahirap, pinagbibigay sa mga hirap. Pero sa totoo lang, kumukupit siya sa kanilang kaban dahil siya ang treasurer. Ginamit pa yung mga mahirap. At sa ngayon, pwede rin gawin yan na tayo'y nabubuhay dahil lang sa mga mahirap. Pagtatrabaho ko na sa kanila, ngunit ano mas natulungan na yung ating sarili? Hindi ba nakikita natin sa marami mga politiko? Kapag pagdating ng kampanya, palagi, for the poor, bababa sa mga mahirap. Pero hindi naman yung immersion ng kanilang pagbababa sa mga mahirap. Kasi hindi naman sila nakikinig sa mga mahirap. Para lang sila ilapitan. Kaya kailangan nitong spirituality para ma-sustain ang ating gawain sa mga mahirap, para mahalata natin at mahugasan natin ang ating sarili, no, sa mga dagta ng mundo sa ating pagtulong sa kanila. So mga kapatid, gamitin po natin ang spirituality. Kaya habang tayo'y kumikilos sa ating social action activities, kailangan tayo magnilay. Kailangan tayo magdasal. Kailangan tayo magsamba sa Diyos. Makinig sa Kanyang salita upang makuha natin, mapalalim natin ang spirituality na Siyang magbibigay sa atin ng proper motivation, na siya magpapalakas sa atin sa ating mga gawain. Maraming salamat.